So, i-bulyom natin, guys. Yo, what's up guys? Welcome back again dito sa ating YouTube channel. So, ang video po natin ngayon mga ka-sound is magpapalit tayo ng voice call sa ating dalawang Twitter na speaker, no? Kasi nasunog to. Bali, pinagawalan ko sa akin na speaker na to. So, tamang-tama to ngayon sa mga nag-uumpisa, no? Na katulad ko sa mga wala pang idea para sa pagpalit ng voice call sa ating mga Twitter, no? So, samahan nyo ako guys. Let's go! So, bali, meron tayo ditong dalawang speaker na branch ng Crown. Ayan po, yung isa, titingnan natin. Bali, mayroon siya ditong Crown Home Tweeter. Mayroon siyang 150 watts max, tapos power range na 80 to 150 watts. So, mayroon siyang 8 ohms impedance. So, ito guys is pare siyang sira. Or kaya, nasunog yung voice call niya, no? So, bumili ako ng dalawang voice call, isa online. So, actually, kararating lang dito. So, bali, ito yung isa, yung nirepair ko na. Bali kasi ang purpose ko dito para magkaroon tayo ng idea. So inuna ko muna tong isa. So nilagyan ko lang ng wire. Tapos ito pa lang yung pinagpalitan ko. Ayan. So talagang tanggal na siya kasi wala na siyang kapit. Kasi nasunog dun talaga yung wire niya sa loob. So ito yung pinagpalit ko dito, pinagpalitan ko na nasira na. And then ito yung nirepair kong una, no? So bali first time po kasi magpalit ng voice call ng isang speaker, no? So bali ang ano ko dito talaga is magkaroon tayo ng idea para pagdating dito sa ating pangalawang speaker na re-repairin is hindi na tayo mahirapan, no? So bali nagawa ko naman ng maayos, so titingnan na lang natin to kung okay yung re-repair ko na speaker na una, no? So naglagay ako ng wire negative positive. So bali pala dito is hindi na muna tayo mag gagamit ng capacitor kasi titestingin lang natin kung gagana. So bali pala meron ako ditong battery, ito yung gagamitin natin kung gumagana yung speaker natin na re-repair, no? So bali testingin natin guys. So pansin na mga ka-sound, medyo maingay nandito tayo sa harap ng tindahan. So ito yung battery guys, pagdidikitin natin yung negative positive, no? Para makita natin kung okay yung ni-repair natin na una. So pagdikitin natin yung positive na wire, pakinggan natin kung tutunog yung tweeter natin. So ayan mga ka-sound, so mayroon siyang tunog, ano? So mamaya pagka na-repair natin to, isa titisnin natin na itatry natin na gamitan ng amplifier, tapos lalagyan natin ng capacitor. So ayan po mga ka-sound, so dito na tayo sa isa. So itatry pa uli natin na repairin to kung maayos pa natin, no? Gamit itong isa pang voice call na nabili ko, no? So let's go. So ayan guys, so nandito na tayo dito sa last na tweeter natin. Pwede naman na kahit hindi natin tong i-remove yung horn niya is matatanggal natin kasi yung tornilyo is naka-bitaw naman siya, no? So meron tayo ditong clearance para sa ating screw na positive yung gamit natin. So tatanggalin ko tong tatlong tornilyo. Tanggalin natin.
So ito yung tornilyo, yung lock nya. Tatlong paris, piraso pala. Tapos ito yung bicycle nya, guys. So kung nakikita natin is napakarami na, no? Ayan. So ito yung ano nya, yung maliit na wire nya. Ay team, talagang sunog na siya. Tanggalin natin. Ayan. Ito yung papalitan natin. Masyado siyang marumi. Tapos ito yung bago na ipapalit natin. So bali pala ito, guys, is na order ko lang to sa online. So meron ito sa Shopee or sa Lazada. So ito nabili ko sa Shopee. So ayan po siya, ito yung bago natin. So doon sa una nating repair, ito, sakto lang yung bilog niya dito. So akala ko hindi siya magmamats, so awa ng Diyos, nagmats naman. So subukan natin ito kung magmamats dito sa huli natin na i-repair mo. So sana magmats. So medyo masilan, kasi maliliit lang yung wire nito. So kailangan, careful tayo. So pansin na kayo mga kasawan, medyo maingay. So bali ito yung susundan natin. Doon sa una kong repair is dito ako sumunod sa kanyang mga guide. So bali hindi ako dito nahirapan. Kaya ngayon, mayroon na tayong idea dahil dito sa una nating repair. So hindi na ako dito mahirapan kasi nagkaroon ako ng idea. Ang ginawa ko dito is itapat lang natin yung mga guide niya dito. Tapos dito sa tatlong butas, tapos mayroon ditong tatlong nakalitaw. So dapat isasakto natin dito. So kailangan sa pagbalik ng bicycle is maging maingat tayo, ano? Kasi masyadong masilan to, no? So kung makikita natin dito sa ating ipapalit na bicycle is mayroon din siyang tatlong butas. So ito yung tatlong butas niya is ito yung medyo malaki para sa ating lock sa tornilyo. Tapos itong tatlong maliliit is para dito sa nakalitaw. Ito po yun. Tatlo din yan. Yan. So, dyan lang natin iakma para pumasok sa dito sa butas. So, kailangan pantay yung pag, ano natin, pag pasok natin. So, ilagay natin yung bicycle. Tingnan natin kung magmamats. Kita ba sa camera? Parang hindi ano. So hanapin natin yung pinakang saktong anggulo niya. Kasi makikita naman natin dito kung hindi talaga siya akma is hindi nakasakto dyan sa mga butas niya. So another tips, guys, kung maaari para may idea tayo, no? So ang tips ko sa inyo, guys, para hindi tayo mahirapan is huwag muna natin tong tanggalin yung luma niyang bicycle. Kung maaari, kuha tayo ng pintil pin and then markeran natin dito para hindi tayo mahirapan pagbalik ng ating ipapalit na bago na bicycle, no? So pagka may marker dito, hindi tayo mahirapan kasi meron na tayo ditong guide. So yan yung another tips ko sa inyo, mga kasawan, para sa ating mga beginners na katulad ko, no? So kahit dito lang sa may puno, yan, lagyan lang natin ng guhit para meron tayong guide para hindi tayo mahirapan, no? Kasi pagka inikot-ikot kasi natin to, so mahirapan tayo na ibalik to sa dati niyang position, no? So ayan lang po yung may bibigay kong tips about dito sa ating bicycle, no? So ayan, meron na tayong marker, so hindi na tayo mahirapan na ilagay itong bagong bicycle kasi mayroon na tayo dito ang guide na guhit. So imamas na lang natin to para hindi na tayo mahirapan. So ayan,
So, ibalik na natin. So, sana mag-akma, no? So, kailangan lapat na lapat. Tapos, pantay, no? Kita ba sa camera? So, medyo pasmado na yung kamay natin, no? Nanginginig na. So, yun. Lapat na lapat siya. So, okay yung nabili natin na bicycle. Parang original yung dating nakakabit. So, lapat na lapat siya. Ayan. So, medyo madali lang pagbalik nito. Kaso, medyo maingat lang tayo. Kasi masilan yung mga wire nito. Pinong-pino, maliliit. So, okay na siya, guys. And then, ito yung horn niya. Yung plastic horn. So, punasan natin kasi marumi. Tapos ito yung ibabaw. Bali plastic lang siya. Wala akong idea kung sa iba is siguro lahat plastic pag mga ganitong mga Twitter, no. So hindi ko lang sure, no, guys. Marumi, punasan natin. Yan, okay na. So, ayan. Lapat na lapat. Medyo gumanga lang kasi hindi pa natin nalagyan ng tornilyo, no. Pero okay siya, guys. So pwede nating ipatong yung cover niya. So pagbalik dito is hindi tayo malito kasi may guide naman. Itapat lang natin yung mga butas niya. Ayan, okay na. So, pwede na po natin higitan itong tatlong tornilyo. So, sa paghigpit is kailangan 50-50. So, wag po natin bibiglain yung isang tornilyo. Dapat konting higpit. Konting higpit para po pantay-pantay yung paglapat niya dito sa baba, no. So kailangan 50-50 yung higpit natin. So higpitan natin itong isa. So laging pa kanan. Tapos sa isa naman. So wag po nating bibiglain, no, para lapat na lapat yung horn natin. So mararamdaman naman natin kung mahigpit na. Basta ang importante dito is pantay-pantay yung pagkalapat niya, no. So hindi pwede na yung isang tornilyo isipitan agad natin kasi hindi lalapat yun. So kailangan paikot o yung tinatawag na pa-X. So pagka medyo matigas na is pwede na yan. So wag naman yung masyadong mahigpit na mahigpit. So sa tingin ko is okay na to. So lagyan natin, guys, ng wire. And then testingin natin gamit itong ating battery. Ayan. Ito yung ginagamit ko na pang testing. So bali, ano siya? 1.5 volts. Ayan po. So lagyan natin ng wire, no, para matesting natin kung okay yung tinis natin. Nirepair natin na replacement ng ating bicycle dito sa ating Twitter. So bali dalawa tong Twitter. Titestingin natin kung okay na, no. And then pagka okay na, testingin ulit natin gamit ang ating amplifier na may capacitor. So ayan, guys, mayroon siyang wire, no? Kung nakikita nyo sa camera yan, negative positive. So pasensya na pala kayo, SIM na rin yung gamit, no. Pero okay na yan kasi test lang naman. So positive, idikit natin yung positive na wire. Ayan. Tapos negative. So kung mayroong tayong narinig na tunog, ayan po. So ilapit natin sa camera, no. Ayan.
Alam po. So, idikit ulit natin. So, ibig sabihin, pagka mayroon na siyang tunog is okay na yung tweeter natin. So, testingin natin guys gamit ang ating amplifier. Tapos, gagamit tayo ng sound na hindi copyright. So, ayan po mga ka-sound. So, nandito na tayo sa portion ng ating pag-sound check. So, ang ginawa ko dito sa ating dalawang speaker na ni-repair is naglagay tayo ng capacitor sa positive. And then, dito sa isa is sa positive na capacitor. And then, pagdating dito sa ating amplifier is nakasit na yan. So, ipiplay na lang natin yung cellphone na gagamitin natin. Source ng ating music. And then, i-volume natin yung ating amplifier. So, pakinggan po natin yung bagong repair natin na tweeter na pinalitan natin na voice call. So, i-volume natin guys. So ayan po mga ka-sound, so bali na repair natin yung dalawang tweeter natin ano. So bali brand siya ng Crown, mayroon siyang 150 watts power, tapos mayroon siyang impedance na 8 ohms. So bali ang ginawa natin dito sa pag-repair is pinalitan natin ng voice call yung dalawang tweeter natin. Tapos na-testing natin no, so napakinggan natin yung tunog. So siguro po hanggang dito na lang yung ating video ngayon. So next time ulit guys, so ingat-ingat na lang po tayo mga ka-sound. Ayos.